Some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all the clouds away. Praising in the morning light, praising in the noonday bright, praising each and every night. Praise Him every day. Praise Him when you're feeling blue, trouble's hanging over you, when you don't know what to do. Praise Him just the same. Now some people say that praising the Lord just can't happen every day. But I found out for myself that there's just nothing else can keep all those clouds away. Praise Him in the morning light. Praise Him in the morning. Praise Him in the noonday bright. Praise Him in the noontime. Praise Him each and every night. Praise Him. Praise Him every day. Praise Him, everybody. Praise Him when you're feeling blue. Troubles hanging over you, when you don't know what to do, praise Him just the same. Ikaw ba'y nagtatanong tungkol sa kaligtasan? Biblia ang tanging kasagutan. Kung may Kristo ka na, huwag ka nang bumitaw. Patuloy ninyong panghawakan ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Napakamalas mo kapag nasa katotohanan ka na, tumalik. Kapag hindi mo alam ang tunay na aral, matadaya ka. Mamatay man tayo, mabuhay dapat sa Panginoon tayo, sapagkat ang pangako niya ay hindi maglulungan sa darating mga kapatid. Magtatagumpay tayo pagkat kasama natin ang ating Panginoon. Mapagpalang oras ng panonood, mga minamahal namin na mga kapatid, kumusta po kayo? Nawa kayo ay nadat na ng programang ito na nasa mabuting kalagayan. Merong masiglang pangatawan at meron pong mainit na pananampalataya. Akin po ang pinapabot ating pagbati sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati namin kayo at of course binabati din po natin ang ating mga taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. At of course yung ating po mga top fans na talagang masigasig na sumusuporta, nagsishare ng ating programa at patuloy na nananalangin. At binabati natin ang ating pong mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng mundo na katutok sa mga oras na ito. Saan man kayo naroroon, ay kumusta po kayo? At aking pong dalangin, kayo po ay malusog sa mga oras na ito. At aking pong pakiusap mga kapatid, pakishare po ng ating programa para marami po ang makinabang at marami po ang ma-inspire sa ating pong maglilingkod, maliwanagan at magkaroon ng dagdag information sa ating pong study, mga minamahal na mga kapatid. Sa ating pong paglilingkod sa mga oras na ito, kasama po ninyo ang inyong pong lingkod, Evangelist Jumel Arsenal, at samahan po ninyo ako sa isang oras ng ating pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. At bago tayo magpatuloy, of course, hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mahal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat sa mga oras na ito, kami po ay natutuwa na inyo pong binigyan ng pagkakataon upang makapag-aral ang inyong mga banal na salita, makapag-share sa pamamagitan ng media ministry
ang amin pong dalangin dakilang Diyos, ang inyong pong patnubay ang maranasan namin. Pangunahan kami ng Banal na Espiritu upang ang aming paglilingkod patuloy po na maging pakinabang sa amin pong lahat ng mga taga-subaybay. Pagpalain nyo rin po ang aming mga viewers sa mga oras na ito, saan man silang naroon. Ingatan nyo rin po sila habang sila'y nanonood at nawa ay maging pagpapala sa kanila ang aming paglilingkod sa gabing ito. Amin pong itinatagubili na yung buhay. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga aming mahal, bago tayo magpatuloy sa pag-aaral, ay tayo po muna ay makinig ng isang awitin na ewan ko ba't ito ang napili natin. Pakinggan muna natin yung awitin. Hindi na siguro tumaulit yung awit na ito. Pakinggan po muna natin. Minsan ako'y nagpapahangin sa isang bulaklak, ako'y napatingin kay ganda ng kulay, puno ng buhay. Para bang nagsasabi, Diyos ang may lalang sakin. O kay sarap na mabatid na sa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nagmamasid. May isang sanggol na aking narinig, siya'y umiyak, ina'y hinahanap ng aking maalala. Ang sabi ng Biblia, kaharian ng Diyos ay para sa kanila. Sa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nagmamasid. Anumang bagay na ating gawain, lagi mong iisipin ang kaniyang bilin. Dumating man ang mga suliranin, huwag dapat matakot pagkat siya'y nakatingin. O kay sarap na mabati na sa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nagmamasid. O kay sarap na mabatid na sa tuwi na doon sa langit ay may Diyos na lagi nang nagmamasid. Ay may Diyos na lagi nang nagmamasid. Ay may Diyos na lagi nang nagmamasid. Salamat po sa lyrics ng kanta na may pamagat na may Diyos na laging nagmamasid. Mga minamahal na mga kapatid, ano po? At lagi nating tatandaan sa lahat ng ating ginagawa, ano man ang ating ginagawa mga kapatid, ang Diyos ay laging nagmamasid sa atin, no? Mahal tayo ng Diyos
Ano man ang ating gagawin, gawin natin ayon po sa kanyang kalooban at sa kanyang kaluwalhati. Atin pong tatalakayin ang isang magandang paksa. Ito po kasi ay bago pa lang ako nabautismuhan, naririnig ko na po ang isyong ito, naririnig ko na po yung mga ganitong salita. At saka nung ako'y nag-aral ng college, siguro mga 3 years o 2 years pa lang akong Adventist noon. I think 3 years. Ay mayroon pong lumusob doon sa katayingan ng mga sa aming district pastor ng mga mga reform movement, mga kapatid, nakikipag-debate. Mga kapatid, yung aming district pastor, hindi naman siya debater at ang sa kanya lang ay to protect, no? And to tell the truth, mga kapatid. Kaya lang hindi maganda yung pinakikita ng mga tinatawag nating mga reform, mga kapatid. At isa sa Adventist kasi maraming tinatawag na mga offshoot, mga kapatid. Yung mga lumabas sa iglesia, may mga 29, may mga reform movement, may ano pa ba yung iba? Marami dyan sila, yung local conference, yan na yata yun. Marami yan sila, mga kapatid. At mga lahat yan sila, nag-claim na sila yung maliligtas. At isa sa mga issue, mga kapatid, pagdating sa vegetarianism. Pagdating sa vegetarianism, mga kapatid, ang paniniwala nila na hindi maliligtas o isa sa kanilang stand, maraming beses ko na narinig yan, na hindi ka maliligtas pagka hindi ka nag-vegetarian. Okay? So kung ang tanong ay hindi ka naliligtas, kung ang issue, hindi ka maliligtas kung hindi ka mag-vegetarian, therefore, ay kung konti lang ang maliligtas, napakakunti. Bakit? Kasi ilan lang yung vegetarian, mga kapatid, o mga taong mga vegetarian. So atin pong aalamin ngayon, ano ba talagang tinuturo ng Biblia? Is there any verse from the Bible? Is there any chapter? Is there any statement na nagsasabing hindi maliligtas ang mga hindi vegetarian? Meron bang ganong aral, mga kapatid, kapag ka nakakain ka ng karne ay hindi ka na maligtas? Naalala ko tuloy nung kami dumalaw sa isang Indian sect, no, yung parang yung temple ng mga Indian, mga Bombay, mga kapatid, sa Naga. Meron kasi kaming mga tour na ginagawa, field trip sa mga iba't ibang denomination, iba't ibang religion. Isa sa napuntahan namin yung nasa Naga City na templo ng mga Indiano, no, ng mga Indian, mga kapatid. Nung kami po ay napasok doon, merong interview na ginagawa. Bago ka pumasok, dapat sa iyong ulo maglagay ka ng panyo, no? And then maghugas ka ng kamay at tatanungin ka ano yung ulam mo kanina. Ayan. Dapat pagka ang ulam mo ay may karne ay hindi ka pwedeng pumasok. Dahil ang makakapasok lang sa templo nila ay yun pong may pagkaing gulay o di kaya fruits lang, mga kapatid. So, ang nangyari, mga minamahal, meron doon isang theology student nung papasok na. Ang ulam niya, manok na may papaya, mga kapatid. So, nung tinanong siya, anong ulam mo eh? Papaya. Papaya, no? Papaya na may sahog. Papaya na may sahog. Nakapasok siya kasi papaya. Hindi naman tinanong kung ano sahog eh. Ang sahog ay chicken, mga kapatid. So, ang nangyari, mga minamahal, ay naging issue na po ito. At actually, nung kami pumunta ng Masbate nung May, ay meron din pong after 2 weeks, siguro 2 weeks o 3 weeks na nakabalik na kami rito, may pumunta din doon na dalawa yata ng mga reform. At inyong lingkod ang sadya. Eh, ba't sila magtagal pang pumunta, kung nakikita nila, nakasubaybay sila sa programa, nakabalik na ako rito eh. At ang purpose, mga kapatid, hindi pala talaga ako, kundi yung kapatid kong Adventist. Mga kapatid, yung kapatid kong binata, si Junior. Ngayon, kung sila ay may purpose sa akin, dapat pumunta sila ng mas maaga. At least nagkausap kami. Iyang problema, ang gusto nila, mga kapatid, pasimbahin yung kapatid ko sa kanila. And then, pamasahian daw. May mga offer daw, sabi ng kapatid ko. Eh, buti yung nanay ko, hindi pumayag. Kasi yung nanay ko ay ready for baptism na at that time. She was decided na, yung mother ko, she was decided na to be baptized. Pero hindi pa nabautismo on that time. Yung tatay ko, hindi pa rin siya nag-decide na magpabautismo. And then, nung pumunta doon sa baba, doon sa may saka namin, may bahay din kasi kami roon, eh tamang-tama, tinawag na nanay ko yung kapatid ko dahil ayaw nga niyang pasamahin. Ang nakausap ngayon ng mga reform, yung tatay ko. Yung tatay ko, hindi naman Adventist. Nung time na yon, hindi Adventist. Tapos, ang isyo nga, kaysyo
ang dapat daw talaga ay mag-vegetarian, dapat mag-reform, ganyan. Ngayon, doon sa issue mga minamahal na mga kapatid, tinanong ng tatay ko na kung mag-vegetarian, bakit yung Panginoong Jesus kumain naman ng inihaw na isda? Kumain naman sila ng karnero. Oh, kung bakit ganon? Siguro ay nabigla yung mga reform dahil yung tatay ko hindi naman Adventist pero ganon na yung tanong mga kapatid, no? Hindi sila nakipag-usap sa tatay ko. Yung tatay ko iba yung pag nakipag-usap ngayon Adventista na. Mga minamahal, yun ang nakita natin na iba, mayroon tawag dyan yung iba natin mga ngaral parang namimingwit sa aquarium, no? Doon sa loob, mga minamahal. Dahil nung ako yung nag-crusade din sa isang barangay, first time ko mag-crusade, mga kapatid, nagtaka ako ba't may mga grupo ng mga tao, may malaking dala, yung Spirit of Prophecy. Habang nag-crusade ako, nasa likod, binabible studyhan o nililekturan ng Spirit of Prophecy yung mga membro sa likod. Mga kapatid, so kakaiba yung kanilang puntarya. Ngayon, totoo ba yung kanilang isyo, yung kanilang paniniwala na hindi maliligtas pagka hindi vegetarian, walang kaligtasan? Mayroon bang katotohan ng ganun, mga minamahal? Alamin po natin ang Biblia. Alam naman natin, mga minamahal na mga kapatid, na sa Biblia, ang original diet talaga, o original food na pinagkaloob ng Diyos sa tao, ay hindi karne. Alam naman natin yon. At nababasa natin yan sa Genesis chapter 1, verse 29. It says, ito po ang nakasulat. At sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa at ang bawat punong kahoy na may bunga. At sabi rito, ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. So therefore, makikita natin mga kapatid, yung pong mayroon diyang nuts, may grains, may fruits, no? Yan yung pagkain ng tao na nakarecord sa Bible. So, gustong ibalik tayo sa original diet. Ang naging problema, mga minamahal na mga kapatid, ay dahil ito ang nangyari, ang stand ng mga reform, mga kapatid, o ng mga offshoot, bakit daw hindi ka maligtas pag hindi ka mag-vegetarian? Kasi daw yung original diet ay ganun na nga, ganito ganyan ang nakasulat. Tama naman yon. Pero, hindi din natin pwedeng kontrahin ang Biblia na nagpahintulot ang Diyos na na pwedeng kumain ng karne. Ngayon, ang ating stand ba, masama ba ang mag-vegetarian? Hindi masama. Ang masama, pag nag-vegetarian ka tapos lumabas ka sa iglesia, yun ang malaking problema. Ang stand ng Seventh-day Adventist, okay naman mag-vegetarian. Pero hindi stand ng Seventh-day Adventist na pagka hindi ka nag-vegetarian, hindi ka maliligtas. Okay? Yung revival and reformation, yan ay panawagan ng Seventh-day Adventist World Church, mga kapatid, sa buong mundo, na magkaroon ng revival and reformation. Hindi to go out, hindi maglabas and to build a new organization, to start a new organization. Walang ganon. Kundi, kung if you are willing and if you want to become a vegetarian, if you want to become a reform, hindi lalabas. No? Hindi yan reform New form. Pag lumabas ka, new form. Pag nasa loob ka, reform. Ibig sabihin, inaayos. Meron kang nire-reform, mga kapatid. Kasi pag lalabas ka, tatayo ka ng sarili mong simbahan, sa sarili mong grupo, hindi yan reform. New form. Bagong forma, mga kapatid. No? Ngayon, hindi masama ang mag-vegetarian. Basta huwag mong hatulan yung hindi vegetarian na hindi maliligtas. Pangalawa, hindi masama, mabuti nga yung mag-vegetarian. Pag nasa loob, hindi lalabas sa iglesia. Yan ang top point na gusto nating alamin, no? Hindi tayo tutol sa vegetarianism. Alin ang tinututulan natin? Yung pong isyo na pag hindi ka vegetarian, hindi ka maliligtas. Bakit? Mamaya, atin pong isa-isayin mamaya, yung mga kumakain ng karne, baka hindi maligtas. Kawawa naman, mga kapatid, no? Kawawa naman. So atin pong alamin kung talagbang hindi maliligtas mga kapatid para sure tayo, no? Para sure tayo. After po nitong nilika, alam naman natin yung sa Genesis 1:29 binigay ng Diyos yung original diet. Pero pagdating sa Genesis chapter 9 verses 3 and 4, mayroong ipinakita ang Diyos yan mga minamahal na mga kapatid. After the flood. And we know the story of flood mga kapatid sa universal flood na tinatawag natin during the time of Noah. Na kung saan ay naubos ang lahat ng mga pananim. It's because ay 150 days pa bago humupa ang baha. Meron ba namang magtatagal na gano'n na tinatawag nating fruits? Halimbawa, mango. Meron bang makatatagal doon sa 150 days na
na lubog sa baha. Walang ganun mga kapatid. Iyon nga apple o ibang mga fruits o mga vegetables na iyong mabibili. Malayo na yung isang linggo na hindi yan nasisira mga kapatid. Eh how much more, yun pang 150 days ng nakalutang o nalubog sa baha mga minamahal na mga kapatid. So yan ang nakita natin. Ngayon, noong after ng flood, alam naman ni Noe at ng kanyang family kung ano ang difference noong pong malinis at ng marumi. That's why, before ang flood mga kapatid, merong utos ang Diyos. Mag-akyat ka ng tigtipitong pares na mga malilinis na hayop at marumi naman dadalawang pares. Therefore, doon sa instruction ng Diyos, alam ni Noe na merong malinis, merong marumi. At alam niya ang identity o identification, papaano malaman ang marumi at papaano malaman ang malinis. Bakit? Kasi instruction ng Diyos eh, mag-akyat ka ng alin? Nang marumi o hindi malinis na hayop, dalawang pares, no? Tigda dalawang pares, babae at lalaki. Dito din naman sa malinis, tigpipitong pares. Therefore, Noah knew, no? Knew kung alin ang marumi, alin ang malinis. Ngayon, after noong flood na nangyari, mga minamahal na mga kapatid, after noong flood, ang sabi sa Genesis chapter 9 verses 3 to 4, meron tayong ganitong mababasa mga minamahal na mga kapatid. Ang wika dyan, ayon po sa inyong screen na nakasulat, Genesis chapter 9 verses 3 and 4, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoong Diyos, He knows what's best for us. Alam ng Panginoong Diyos kung alin ang must, ang pinakamabuti para sa atin. Kaya noong nag-allow siya ng pagkain ng karne o ng laman mga kapatid, yung meat, ay kung ating titingnan, ang sabi ng Diyos, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Ano yun? Gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay binigay ko sa inyo. Pag sinabing gaya ng sariwa, it refers to the clean meats, mga kapatid. Ang problema naman ito, ginagamit ng mga kumakain ng karumal-lumal, mga Katoliko, Baptist, mga Pentecostal, Iglesia ni Cristo. Ginagamit, bawat gumagalaw daw, makain. Nako, ba't hindi nila hinuhuli yung daga na patakbo-takbo yan, no? Daga, palaka, dapat hinuhuli nila yun. Ay, marumian niya. Ay, marumi naman pala. So, hindi, ang context, hindi yung lahat ng gumagalaw, delikado yan, no? Delikado yan. Kundi ang sabi dito, gaya ng sariwang pananim na ibinigay ko sa inyo, referring to the clean meats, mga kapatid. At ang sabi ng Biblia, wag lama, ngunit ang lamang may buhay, yung siyang dugo, ay huwag ninyong kakanin. So, therefore, alam naman ni Noe, ikaw ba na nakakaalam ng marumi at malinis? Alin yung kakainin mo? Yung marumi o yung malinis? Alam naman natin, yung malinis ang kakainin. Halimbawa, nagsaing ka, tapos may sobra, kinabukasan na panis. And then, yung napanis, nilagay mo ngayon sa mangkok, nagsaing ka ng bago. Nung hainin mo na, alin yung kakainin mo? Yung panis o yung bagong saing? Kapag matino ka, bagong saing. Kapag ka balasubas ka, pati yung namumulaklak na kakainin, kakainin mo. Yun ang masaklap mga kapatid, naging marumi. So dito, si Noe alam niya na malinis o marumi. So sabi ng Diyos, huwag kakainin yung dugo. Dugo ng alin? Nung maruming hayop? Hindi. Nung malinis na hayop, alam naman niyang marumi. Yung kabila, doon siya sa malinis mga minamahal na mga kapatid. So ang Diyos nagbigay ng utos na kumain ng karne. Bakit? Pag wala eh. Halimbawa, yung mga nasa tabing dagat, walang gulay, bawal sila kumain ng isda. Yun ang malaking problema mga kapatid. Kaya mahirap mag-adjust sa kanila yung mga reform tapos i-judge ng judge sa atin, no? Mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, atin pong isa-isayin, hindi tayo masyadong magtagal sa pag-aaral mga kapatid dahil magre-record pa tayo mamaya para sa ating devotional. Alam nyo ba na sasabihin nila, dapat daw ang mga tunay na bayan ng Diyos dapat mag-vegetarian. Bakit? Kasi pagka carnivorous ka o kumakain ka ng karne, ay mainitin ang ulo mo. Ayan ang sabi nila. Magagalitin. Yun daw kumakain ng karne, magagalitin tapos mainitin ang ulo. Unlike daw sa mga vegetarianism,
o yung mga nagbe-vegetarian ay hindi daw mainit ang ulo, malumanay daw, no? Malamig ang ulo, kapatid. At iba daw ang ugali, masama daw ang ugali nung kumakain ng karne. Pero alam nyo ba na ang first na criminal na nakarecord sa Biblia ay isang vegetarian? Si Cain, mga kapatid. Basahin nga natin yung Genesis, no? Genesis chapter 4 verses 5 and 6. Pakinggan natin yung sinabi ng Diyos. Sabi rito, mga kapatid. Yan, no? Subalit hindi niya pinahalagahan si Cain at ang kanyang handog. Galit na galit si Cain at nagngit-ngit ang kanyang mukha. Ayan. Verse 6. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagngit-ngit ang iyong mukha? Ayan. Dito, mga kapatid, isa itong vegetarian si Cain. Okay? Sabi dyan ng tanong, galit na galit si Cain, bakit ka nagalit? Sabi ng Diyos. Kita nyo, mga kapatid, isa itong vegetarian, galit na galit eh. Isang vegetarian, nagngit-ngit ng galit ang mukha. O nakita ninyo, mga kapatid, totoo ba na yung mga carnivoros ay mainitin, magagalitin? Hindi lahat. Meron ding vegetarian, mga kapatid. Meron din, ayan o, record yan. At hindi lang basta nagalit, mga kapatid. Ang record ng Biblia, Genesis chapter 4, verses 8 to 9, pakinggan natin ang nakasulat. Ano ba nakasulat yan? Sabi dyan, no? Sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. At nangyari nang sila'y nasa parang, tumindig si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid at ito'y kanyang pinatay. Kita nyo, mga kapatid, kanyang pinatay. At sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan si Abel na iyong kapatid? At sinabi niya, aywan ko, ako ba'y tagapagbantay ng aking kapatid? Ito ang tanong, mga minamahal, ni Cain, ito yung sagot ni Cain sa Diyos, mga minamahal, na ang kanya pong sagot, ewan ko, tagapagbantay baga ako ng kapatid ko? Yun ang tanong niya, mga minamahal na mga kapatid. Alright, kaya dito kung ating titingnan, sa galit ni Cain, pinatay niya si Abel. Kapatid pa niya mismo, pinatay niya. Oh, di ba, mga kapatid? Kita ninyo? Oh, yun ang masaklap, mga kapatid ko. Kaya hindi basta-basta i-claim ng mga reform, sila lang maliligtas kasi ganito ang nangyari. No? Halimbawa, doon sa Israel. Sa Israel, mga kapatid, noong sila'y nasa ilang, wala silang ulam. O, di ba? Wala silang ulam. Nagreklamo sila ngayon dahil mana, walang ulam, mga kapatid. Inagpadala ang Diyos ngayon na kinain nila pugo. Ang pugo ba gulay? Wala akong pugo nakita na gulay. No? Ang gulay na hindi nakatubo, punggok. No? Hindi pugo. Punggok, mga kapatid. Ito ang sabi ng Biblia. Bilang o Numbers chapter 11 verses 31 to 32. Sabi rito. At lumabas ang isang hangin galing sa Panginoon. At ito'y nagdala ng mga pugo mula sa dagat at pinalapag sa kampo na may isang araw lakarin sa dakong ito at isang araw lakarin sa kabilang dako sa palibot ng kampo. Mga dalawang siko ang kapal sa ibabaw ng lupa, mga minamahal na mga kapatid. So ganyan nakita, it was God, no? It was God who sent, no? Itong ano, who gave this pugo, mga minamahal na mga kapatid, no? Itong pugo, karne ito. Karne, mga kapatid. Hindi ito gulay, hindi naman ito pipino eh. Although liter P pareho, pero hindi gulay. Karne ito. At ang sabi rito sa verse 32, mga kapatid, ang sabi rito, ang bayan ay nakatindig sa buong araw na iyon at sa buong gabi at sa buong ikalawang araw at nang huli ng mga pugo. Ayan, ano inuli? Mga pugo, yaong kaunti ang natipon ay nakatipon ng 10 omer at kanilang ikinalat para sa kanila sa buong palibot ng kampo. Nakita nyo, mga kapatid, lahat sila na kumain ng karne, lahat sila ay kumain ng pugo. Ang masaklap niyan, mga minamahal na mga kapatid,
walang maliligtas na Israelita kahit tinanggap si Kristo dahil kumain ng pogo. Yan ang magiging resulta kapag ang iyong judgment walang maliligtas pag hindi nag-vegetarian. Mga minamahal na mga kapatid. So dito, ipinakikita na nanguha sila, no? Ang dami nilang pinanghuling pogo, mga kapatid. Naalala ko tuloy na ako yung bata pa. Doon sa amin ay maraming pugo sa amin mga kapatid. Buntog kasi yan sa Bisaya eh. Ay, hinahabol namin yan kasi mabilis tumakbo yan. Tapos lumilipad, punggok ang ano yan eh. Punggok ang buntot. Mga kapatid, pugo. Mabababa lang yan. Hinuhuli namin yan nung araw kasi yung itlog niya inaano namin. No, mga kapatid? So sasabihin nila ang reaction dyan. Wala namang nakasulat dyan o kumain sila. Ang nakasulat dyan, nang huli sila. Ano yun nung nahuli? Pinagsabong? Ha? Ano yung hinuli mga kapatid, inalagaan? Ganun ba yung issue doon? Hindi. Nagreklamo nga sila dahil walang ulam, walang karne mga kapatid. Actually, pinatunayan po yan sa mga awit 105, versikulo 40. Talagang kumain sila. O pakinggan natin. Yan o. Sila'y nagsihingi at dinalhan niya ng mga pugo at binusog niya sila ng pagkain mula sa langit. O, kita niyo mga kapatid. Nanghingi sila eh. Pinadalhan ng pugo, mga kapatid. No? Pinadalhan. At pinadalhan din sila ng pagkain mula sa langit. No? Yan yung mana, mga kapatid ko. Kinain nila yun. Alam nga naman, hinigop lang nila o ininom. Di pwedeng inumin. Mabilaukan, no, mga kapatid. Ang mga Israelita, kumain ng karne. Ibig ba sabihin, walang kaligtasan? Ganun ba ang isyo? Hindi ba maliligtas dahil kumain ng karne? Ayan ang masaklap, mga kapatid ko. Baka magtatampo, mag-alala tuloy yung ating mga nasa Middle East na mga kapatid ngayon dahil karamihan dyan ang ulam, may karne, mga kapatid. Yan ang malaking problema. Pagdating sa bagong tipan, mga minamahal na mga kapatid, ang mga apostol kumain ng inihaw na isda. Oh, ito, tingnan natin. Ang mga apostol kumain ng inihaw na isda eh. Tingnan natin ha. Sabi riyan. Juan 21, versikulo 9 hanggang 11. Sabi diyan, pagdating nila sa dalampasigan, nakita nila roon ang nagbabagang uling, okay? Nakita nyo diyan? Nagbabagang uling na may nakasalang na isda at ilang tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, magdala kayo rito ng ilang isda na nahuli ninyo. Noong sila po ay nasa dalampasigan, ay nakita nila roon sa nagbabagang uling, mga minamahal na mga kapatid, no? Nagbabagang uling at may nakasalang na isda, no? Merong nakasinugba ba, no? At tinapay mga kapatid, at ang sabi pa ni Kristo, magdala kayo rito ng ilan pang isda na nahuli ninyo. Dagdagan pa mga kapatid, yung pong inihaw. Pagdating po mga kapatid sa verse 11, sabi rito, kaya sumampa sa bangka si Pedro at hinila papunta sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda na 153 lahat-lahat. Ah, may bilang pa ha. Pero kahit ganun karami ang isda, hindi nasira ang lambat. Ang dami ng isda nakuha, no? Yan yung time na wala silang nakuha. Pero nung inutosan ni Kristo, nagkakuha sila ng isda. Pagdating sa 12 at 13 mga kapatid, meron maganda rito. Pakinggan ninyo ang sinabi. Si Kristo pa nag-alok nito ha. Sabi dito mga kapatid, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-almusal na kayo. Ah, ano sabi ni Kristo? Mag-almusal na kayo. Wala ni isa sa mga tagasunod ni Jesus ang nangahas magtanong kung sino siya dahil alam nila na siya ang Panginoon. Verse 13, kumuha si Jesus ng tinapay at ibinigay sa kanila. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Ayan, kung dito mga kapatid ko, ang Panginoong Jesus mismo, siya ang nag-alok sa mga alagad. Ang sabi niya, mag-almusal na kayo. Ano yung nakasalang doon sa ulingan? May uling pa nga eh. Ang nakasalang doon, isda at tinapay ang nakalagay mga kapatid. Malaking problema yan. Hindi kumakain ng isda yung mga reform. Tapos hindi daw maliligtas yung hindi reform. Ang problema mga kapatid, itong mga apostol kumain ng isda at ang nag-alok ang Panginoong Hesukristo. Wala palang apostol na maliligtas. Ah, mga kapatid, wala palang apostol. Yan ba ang turo ng Biblia? Hindi ganon. Ang ating Panginoong Hesukristo ang nag-alok eh. Eh, si Kristo ba kumain din? Aba, tanungin natin ang Biblia. Kung kumain din ba siya ng isda?
Ano ba kinain niya? Tinula, paksiw, ano ba bang ibang luto at idan? Prito, ha? Kinilaw o inihaw? Alamin natin. Lucas Kapitulo 24. Ayan. Sabi diyan, sa kagalakan nila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala. Kaya tinanong sila ni Jesus, meron ba kayong pagkain dito? Yan ang tanong ni Kristo eh. Meron ba kayong pagkain dito? 42. Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda at kinuha niya iyon at kinain sa harap nila, mga minamahal na mga kapatid. Ang tanong, ano yung kinain ni Kristo? Inihaw na pipino? Inihaw na kalabasa? Hindi eh. Ang binigay diyan at kinain ni Kristo, inihaw na isda. No? Inihaw na isda, mga kapatid. Kasi nagtanong si Jesus Christ, meron ba kayong pagkain dito? Ang sagot diyan, binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng isda na inihaw at kinuha niya iyon at kinain sa harap nila, mga kapatid. E si Kristo nga umakyat sa langit eh. At naghanda siya ng dakong kalalagyan, una ng mga apostol na kanyang pinangakuan, mga kapatid, na kanyang babalikan, isa na ang mga apostol, eh kumain ng isda na inihaw. Si Kristo kumain din. Malaking problema, mga kapatid. Bakit malaking problema? Bakit? Kasi sila, conclude ng conclude na hindi maliligtas pag hindi vegetarian. Mali yun. Walang turo ang Biblia ang ganun, mga kapatid. Mamaya, mag-quote tayo sa mga writings ni Mrs. White kung talaga bang tama yung sinasabi nila. Ngayon, alam nyo ba na ang sabi ni Apostol Pablo na ang pagbabawal sa pagkain ng karne, aral ng demonyo, mga kapatid? Pakinggan ninyo, mga kapatid ko. Ito, 1 Timoteo Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 3, mayroong binabanggit dyan na napakaganda. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Verse 2. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruha ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Verse 3. Na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang-kati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ayan. As you can see, mga kapatid, nakita natin, isa sa mga aral ng demonyo, ipagbabawal ang pag-aasawa. Pangalawa, ipag-uutos na lumayo sa lamang-kati, mga kapatid, o lamang-kati. Bakit? Kasi ito daw ay aral, mga kapatid. Aral na makapagliligtas. Hindi, aral ng demonyo ito eh. Sabi ng Biblia, aral ng demonyo. Tumalikod sa tunay na pananampalataya at ipinag-uutos, bawal kumain ng karne. Ay, walang, ang Seventh-day Adventist, walang aral ng ganun. Bawal kumain ng karne. Bawal ang aral na ngayon. Ng ganun, mga kapatid. Bakit? Kasi pagkapagbawalan mo ng kumain ng karne ang mga kapatid, tapos sabihin mo hindi maligtas, malaking panagutin sa Diyos yan. Kasi ang Diyos ang nagpahintulot, mga kapatid. Kaya nga, kung ating titingnan, hindi ito aral ng Diyos. Aral ito ng Diablo na lumayo sa lamang-kati, mga minamahal na mga kapatid. Kaya mag-ingat kayo no, sa mga reform, magpapanggap yan na Adventist, pero hindi yan Adventist. Mga offshoot niya, mga kapatid, na nanghihila ng palihim sa mga membro, mga minamahal ko na mga kapatid. Mag-ingat po tayo dyan. Bakit? Kasi yung mga ganyan tao, mga kapatid, hindi yan nangangaral sa labas. Nangangaral yan sa loob. Patahimik, papasok yan sa simbahan, tapos aaralan yung katabi. At yung aaralan, yung hindi marunong ng Biblia, hindi marunong ng Spirit of Prophecy, kanya yan dito nga didikitan. Habang nagsisirmon doon sa harap yung elder, yung pastor, yung speaker, siya naman dito nagba-Bible study, nag-lecture ng Spirit of Prophecy, kung ano-ano nilecture, tapos eh, tinatakot na kung ano-ano, mga kapatid. Sa mga darating na mga paglilingkod natin, ibubulgar natin yung iba nilang mga doktrina, mga kapatid. Bakit? Kasi ito'y nagdadala ng kalituhan, tapos sasabihin nila, kami ang tunay na Seventh-day Adventist. Really?
kayo ang tunay na Seventh-day Adventist? Pagkatapos niyong umalis, pagkatapos na mamatay ni Mrs. White, ang problema, ang kinamatay ni Mrs. White, ang church na ito. At ang sabi ni Mrs. White, ang boses ng Diyos ang gumagabay sa iglesyang ito. Gagabayan ito hanggang sa dulo ng panahon. Oh, yan ang malaking problema. Tapos nag-aangkin. Kami ang tunay. Yan problema, nag-aangkin din yung mga retinine, sila ang tunay. No, mga kapatid, yung mga local conference, tunay din daw sila. Ang daming tunay na napiki, mga kapatid ko. No? Yan ang malaking problema, mga minamahal na mga kapatid. At gusto nating sabihin, ang kaligtasan hindi nakabase sa pagkain. No? Liban doon sa karumal-dumal na banat ng mga ibang relihiyon. Karumal-dumal, hindi naman pagkain yun eh. Gusto nating sabihin na ang salvation hindi based sa food. Food ha? Hindi unclean na animals o unclean things. Hindi nakabase sa pagkain, mga kapatid ko. No? Kundi ang salvation is based or by grace, mga kapatid, through faith. Ang salvation is by grace through faith. Ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya ng ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi sa karne. Malaking problema yan, mga kapatid. At yung reformation, ulitin natin, yung reformation inside the church, not outside the church, mga kapatid. Tinan nyo mga nag-reform. Tinan mo yung mga umalis sa iglesia, nag-reform daw sila. Sasabihin nila, we are the true reform movement. Oh, yes! Ito kayo ang totoong reform movement na lumabas, mga kapatid. Kasi lumabas kayo sa church eh. Dapat kung nag-reform kayo, inside the church. Marami naman kami mga kapatid na vegetarian eh. Nasa loob. Hindi naman madaldal. Hindi naman kumukontra sa doktrina. Hindi naman lumabas. Hindi naman mainitin ang ulo. Ang mainitin ang ulo yung nasa labas eh, mga kapatid. And then, sila po ay nagsasabi sila na ni-reform lang namin kayo lumabas. Ay, hindi, kayo dapat nung kayo ay lumabas, hindi reform ang tawag. New form, bagong forma. Kasi new organization yun, nasa labas, mga kapatid. Yan ang malaking problema, mga kapatid. So ang pag-reform nila, hindi sa loob, kundi sa labas. Kaya maling paraan, mga kapatid. Kaya mali yung kanilang akala, yung kanilang claim. And then, vegetarianism is good but not the basis of salvation, no? Ang vegetarianism ay mabuti pero hindi siya basihan ng kaligtasan. Magiging walang saysay yung kamatayan ni Kristo para sa atin kung nakabase lang pala sa vegetarianism, yung pong kaligtasan, mga kapatid. Yun ang malaking problema. And then vegetarianism is not the basis of good attitude. Kasi sabihin nila, mainitin ang ulo ng mga kumakain ng karne, magagalitin, walang temperance. Pero ayon sa Biblia, ang galit na galit noong hindi tinanggap yung kanyang offering sa Diyos, ay galit na galit, nangit-ngit yung kanyang mukha sa galit, pinatay ang kapatid na si Cain. Sabi ng Diyos kay Cain, bakit ka galit na galit? Di ba ga, mga kapatid? No? Ang vegetarianism, hindi basis ng pagiging mabuting behavior mo, mga kapatid. No? Ang isang tunay na Kristiyano doon, makita ang behavior, mga kapatid. Hindi sa vegetarianism na mag-claim na hindi maligtas yung hindi nag-vegetarian. And then, kung ating titingnan, mga kapatid, ang salvation malayo doon sa vegetarianism na binabanggit eh. Binanggit natin kanina, hindi o magiging walang kwenta yung pong kamatayan ni Kristo kung ang vegetarianism ang basis ng salvation. Walang saysa yung sinabi ng Biblia, ang sumampalataya sa Kanya, tumanggap sa Kanyang pangalan, magiging anak ng Diyos. Ang sumampalataya o kayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya. O, yeah, biyaya, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng pag-vegetarian, mga kapatid ko. Pero ang tanong natin, mali bang mag-vegetarian? Tama. Mali bang mag-reform? Tama. Basta sa loob ng iglesia. Okay? Tama ang mag-reform, basta sa loob ng iglesia, hindi lalabas at gagawa ng bagong relihiyon, bagong organisasyon. Mali ba ang mag-vegetarian? Hindi mali, tama siya, basta huwag kang maghusga doon sa mga hindi vegetarian na sasabihin mo, hindi maliligtas, walang doktrinang ganon, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kung ating babasahin, yung pong manuscript page 129, 1905, may sinasabi si Mrs. White na ganito. Sabi riyan, we cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. Yung ginagawa nila, mga kapatid, they
they build, mga kapatid, they build a new organization. At halimbawa, yung reform, Seventh-day Adventist reform movement, ibagong organization yun. Hindi ka dugtong sa atin. Yung local conference, sabi nila, eh, kadugtong pa rin. Paano naging kadugtong? Ang ika po, yung andog sa kanila, mayroon silang sariling conference, mayroon silang sariling mission, hindi connected sa atin. O dapat dito sila nag-iika po. O, nagpapasakop sila, hindi nagpapasakop. They have their own conferences, their own missions, their own organization. That's why, kinukontra nila yung sinasabi ni Mrs. White na kung saan yung kanila pong dala-dala, mga kapatid, na aral na sabi nila hindi maligtas, sabi nila ay sila ang tunay at kinukuha nila yung mga dala-dala writings ni Mrs. White. Pero ang sabi ni Mrs. White, we cannot now step off the foundation that God has established. We cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. Yun ang malaking problema. Ang ginagawa nila, apostasin, mga kapatid, sa katotohanan. Nag-apostasy sila. Tumalikod sila, mga kapatid. Mga kapatid, kaya yun ang nangyari sa kanila, mga minamahal. Puro na lang paninira sa mga kapatiran, paninira sa church, yun ang kanilang ginagawa. At tayo naman, sinasagot natin, nililiwanag natin, kinaklaro natin yung mga aral na parang totoo, mga kapatid ko, pero hindi totoo. Ito pa, Selected Messages, Volume 1, 416. Sabi dyan, mga kapatid ko, the Bible is our guide in the safe path that lead to eternal life. Sabi ni Mrs. White, ang Biblia ang ating gabay, no? Sa safe path that lead to eternal life. So therefore, hindi yung vegetarianism ang magliligtas sa atin. Ang Biblia nagagabay sa atin. Wala naman turo ang Biblia na if you are not a vegetarian, ay hindi ka maliligtas. Walang ganong aral, mga kapatid ko. Sabi ni Mrs. White, the Bible is our guide in the safe path that lead to eternal life. No? Tandaan po natin yan para din natin di tayo mailigaw, no? Mga ibang mga relihiyon. At ang sabi, mga kapatid, sa Great Controversy 595, but God will have a people upon the earth to maintain the Bible and the Bible only as the standard of all doctrines and the basis of all reforms. Yan ang napakaganda, mga kapatid. Dapat yung Bible ang basis nyo nang mag-reform kayo. Hindi dapat lumabas, nasa loob. At nung mag-reform kayo, hindi nyo dapat sinabi, pag hindi nag-vegetarian, hindi maliligtas. Yan ang masaklap na mga talata, mga claim, mga kapatid. Kasi wala akong nabasa sa Biblia na ang salvation is based on vegetarianism. Wala akong nabasa ang ganun eh. Pero ang sabi dito ni Mrs. White, God will have a people upon the earth to maintain the Bible and the Bible only as the standard of all doctrines and the basis of all reforms. Bible, mga kapatid. Hindi ko alam kung gumagamit sila ng Biblia bago sila mag-claim o magtumira ng ganun, mga kapatid. Hindi maliligtas pag hindi vegetarian. Ang sabi rito, mga kapatid ko, Testimonies for the Church, Volume 1, page 417. Sabi niya ni Mrs. White, there are little companies continually rising who believe that God is only with very few. The very scattered, no, yun yung sila, nagkalat eh, na pakunti-kunting grupo. And their influence is to tear down and scatter that which God's servants build up. No, kanila pong ibagsak, kanilang pangalatin yung pong mga lingkod ng Diyos na nakatayo na. Restless minds who want to be seeing and believing something new continually are constantly arising, some in one place and some in another, all doing a special work for the enemy, yet claiming to be the truth, mga kapatid. Yung kanang ginagawa, special yun para sa kaaway. Pero nag-claim pa sila na silang katotohanan. Yun na masaklap, mga kapatid ko, no? Kunti dito, kunti doon, sabi ni Mrs. na nagtatayuan, no, nag-uusbunghan, mga kapatid, dala-dala nila ang special na gawain para sa Diablo, mga kapatid. At kuma, nag-claim ba sila na sila yung nasa katotohanan? Ayun ang masaklap, mga kapatid ko. Kaya nga, sa ating pong panghuli, no, para alas 11 tapos tayo, lagyan natin sa screen natin. Sister White declared, ayan, Sister White declared
God is not leading the offshoots. Ayan, tandaan niyo ha. Hindi gumagabay ang Diyos sa mga offshoots, mga apostasy yun eh. Therefore, Satan is the one leading them. No? Sino ang nag-lead sa kanila? It was Satan, mga kapatid. They have the same claim as the Satan. Diba? Pareho sila ng claim, mga kapatid. No? They are also helping Satan in denouncing, accusing, condemning, at tearing down, discouraging, and destroying the church of Christ, mga kapatid. No? Yung church ang Seventh-day Adventist. They have that satanic attributes in fault-finding and accusing their brethren, mga kapatid. O alam nyo ba, mga kapatid ko, na dito sa, binanggit dito na they have that satanic attributes in fault-finding and accusing their brethren. Alam nyo ba sa Apocalypse chapter 12, mga kapatid, meron din diyang accuser, accuser of the brethren, which is Satan, mga kapatid. No? Accuser of the brethren. At ang sabi dito, they have that attributes of Satan. Hanapin ang mali, i-accuse ang kapatiran, mga kapatid. Iyan ang ugali ni Satanas. Maghahanap ng mali, titirahin, and then i-accuse ang mga kapatiran. That's the attribute, that's the behavior, yung ugali ni Satanas. Accuser of the brethren ang tawag, mga kapatid. Next, they are on the side of the devil, allying themselves with the enemies of God and the truth. No? Testimonies for the church, 51. And then, they are arraying themselves on the side of the enemy, doing special work for the enemy. Gaya nang binanggit natin kanina. And last one, they have taken their stand with him who is an accuser of the brethren, who accuses them, that's the church, before God, day and night. Mga minamahal na mga kapatid. So nakita natin, yung ugali nila hindi ugali ng tunay na Kristiyano. Ugali ng, sabi ng Biblia, ay ugali ng gaya ni Satanas, accuser of the brethren, no? Sa Revelation chapter 12. At dito rin binabanggit ni Mrs. White, ang mga offshoot hindi ginagabayan ng Diyos. Bakit? Lumabas sa iglesia, na iglesia na babalikan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya ang ating payo, mas maging aware tayo, mga kapatid, no? Maging alert tayo. Ito po ay reminder sa atin na pagka may pumasok sa inyong tahanan, pakilalang Adventist, alamin muna ninyo, baka offshoot yan at baka madala kayo, mga kapatid ko, sa kanila pong bitag at sasabihin sa inyo, hindi maliligtas yung mga hindi vegetarian, hindi maliligtas pag hindi reform, dapat lumabas, sabi ni Mrs. White, God is not leading the offshoots, mga kapatid. At hindi tinuro ng Biblia na ang kaligtasan ayon sa vegetarianism, ang kaligtasan ayon sa ating personal na relasyon sa Diyos, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon, mga kapatid ko. No? At yan po ang atin pong maiksing pagtalakay sa mga oras na ito. Tayo po mga kapatid ay manalangin at samahan niyo po ako. Let us pray, mga kapatid. Mahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po amay nagpapasalamat sa tagumpay ng aming paglilingkod. Naging aware kami sa mga doktrina ninyo sa banal na kasulatan at sa mga atake ng kaaway. Salamat po dakilang Diyos na naging inspirasyon sa amin, nagbigay sa amin ng information. Kapag may pumasok na mga offshoot, magliligaw sa amin, magiging aware kami sa mga atake nila at tulungan po ninyo kami na gabayan ng banal na Espiritu sapagkat ang kaligtasan tunay ay nasa amin lamang, Panginoong Hesukristo. Amin pong special na dinadalangin, dakilang Diyos, ang amin pong mga taga-subaybay, ang aming mga top fans, ang aming mga followers, ang aming mga sharers ng programang ito, mga supporters, pagpalain po ninyo sila. Pagpalain po ninyo ang kanilang kalusugan, ingatan po ninyo ang kanilang buhay, ilayo sa anumang kapahamakan, anuman ang kanilang kahilingan, dakilang Diyos, ayon sa inyong kalooban. Pakinggan po ninyo sila, ang kanilang mga daing. Tugunin po ninyo ang kanila pong mga pangangailangan. Pagpalain niyo po sila. Bless niyo po sila, dakilang Diyos. Ang patnubay ng banal na Espiritu ay maranasan nila. Ilayo po ninyo sila sa anumang kapahamakan, lalo ng aming mga viewers. Ingatan po ang kanilang buhay. Pagpalain po rin po ninyo ang programang Gospel and Music Ministry. Ang kalusugan namin ni Ate Dan na patuloy niyo pong gamitin sa inyo pong banal na gawain. Ingatan niyo rin po. Ang aming mga pamilya na aming kinabilangan ng bawat isa, patuloy niyo rin pong pagpalain. Salamat po dakilang Diyos sa patuloy po na pagdinig sa aming mga dalangin. Salamat po sa gabay ng banal na Espiritu. Nihiling namin at pinasalamatan sa pangalan po ng aming mahal na Panginoong Jesus. Amen.
Alright, mga minamahal ko na mga suking taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay sa ating programa, sa inyong suporta, sa inyong prayer, sa inyong pag-share sa ating pong mga videos. At ito po ay malaking tulong sa ating pong ministeryo na iniwan sa atin ang ating mahal na Panginoon. At yung pundalangin sa inyo, patuloy kayong ingatan ng Panginoon. At ano man ang problema ang inyong pinagdadaanan, huwag niyo pong kalimutang dakila ang Diyos natin pinaglilingkuran na sa lahat ng bagay, nariyan siya para tayo'y gabayan at alalayan. Sa pangalan po ng programang Gospel and Music Ministry, kasama kong Ate Dan, mga kapatid, ito po ang inyong lingkod, kapatid kay Kristo, Evangelist Jomel Arsenal, papapala ng Panginoong managana sa inyong mga tahan. Maraming salamat po and good night. Thank you.